We got sunlight! Sorry for the long delay, but now, gagawin na po natin ang ating part 2! On my previous video, tinanong ko sa inyo kung anong color ang gagawin natin and this comment ang pagbibigyan natin ngayon. Yung pangalan ng dye na gagamitin ko today, guys, is periwinkle. It is also considered as pastel purple. Gagamitin ko po itong nag-rust na beater ng aking electric mixer para i-mix siya ng maigi. Pero may natitira pa rin hindi nakukulayan sa ibabaw kaya mag-gloves tayo at i-mix natin yan using our hands. At kung nakukulangan pa kayo sa kulay, just add more dye powder. At ito na po yung na-achieve nating shade niya. Light lang siya kasi gusto ko siyang maging pastel looking paper. Naalala kayo nag-comment na malamnaw daw yung kulay. Eh kung gusto niyo naman ng mas darker na shade, edi magtagtag pa kayo ng dye powder. Eh since I can't relate, I keep it light. No drama in my life. Char! At yun na nga, pagtapos nating i-scoop yung ating paper making frame, patuloyin lang natin yung excess water. Ayan, naglalagay ako ng kahoy, then pinapatong ko dyan yung ating frame para mas madaling tumulo yung tubig. Ganun. Then, prepare na natin yung ating fabric. Flat lang natin siya. And then, again, babasahin ko siya para mas madaling kumapit yung ating paper. Transfer na natin yung paper sa ating fabric. Press natin siya. And then, I'm going to use this sponge. Nagkalimpas sa kutsyon ng may kutsyon. Press natin para sipsipin niya yung excess na water. Ingat niyo lang yung frame. And then, ayan na. Just repeat the process hanggang malagyan niyo yung buong fabric. Make sure na malinis yung surface kung saan natin ilalagay o ibibilad yung ating paper kasi kung hindi yun malinis, pwedeng mag-leave lang stain. Kinuha ko muna yung duckling na to kasi nanghihina siya. Hindi na siya makasabay sa mga kapatid niyang makukulit at para may kasama tayong gumawa ng paper at para rin mabantayan natin yung kalagayan niya. Kung onti na pa yung nai-scoop niyo, magdagdag lang po tayo ulit. Tapos na po natin malagyan lahat, ibibilad na po natin ito. Update sa duckling, tumayo na po siya. Ayan, gising na. Hope he will be fine soon. Pumunta naman ako sa rooftop para ayusin yung yero kung saan ako magbibilad. Just make sure that you avoid yung may rust kasi pwedeng mag-transfer ng stain yan sa mga papers. Ayan, tuloy-tuloy lang yung process, guys. Ayan siya. Ayan, kita-kita niya yung texture niya. Pwede rin kayong gumamit ng karton, doon nyo siya pwedeng ilapag. The rest of the process will be on part 2 and I-upload ko lang siya maya-maya lang. Thank you!